Gandang araw mga kapatid, Dokski Vlog. Andito tayo ngayon sa Lucky Star, Lubao, para mag-review ng isang bagong motor nila dito. Ito yung Hook 110. So, abangan po natin yan mga kapatid, ano yung meron sa motor na to. At alamin din natin yung kanyang cash and then yung monthly installment. Pwede po na gamitin pang service. At pwede rin mga kapatid na panghanap buhay, no? Sa mga rider. Pangan po natin yan mga kapatid. So stay tuned po tayo dyan. God bless. Dokski Vlog. Nandito tayo sa Lucky Star Lubao. Along the highway lang din mga kapatid, no? Ayan, tabing-tabing daan lang siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung bago nilang motor ngayon na Hook 110 ng Lucky Star, no? Ayan, kung makikita natin yung kanyang itsura. So kung titignan natin mga kapatid, may pagkakahawig siya sa Honda Jazz 110 na yung dating lumabas sa Honda, pero may pagkakaiba pa rin mga kapatid, no? Dahil dito sa kanyang mismong headlight, yan, iba naman yan mga kapatid. Ito nakikita natin ay kulay glossy red, then may kulay white na combination, no? Tapos meron pa sila ang ibang kulay dito. Itong nandito, ito naman ay kulay white, and then may combination naman na decals or sticker na kulay red. Tapos ito kulay black. Ayan. Tapos meron din siyang kulay red na decals and then black. Tapos ito naman ay glossy blue mga kapatid. Ayan. Tapos may combination din na kulay white. Yan yung mga bago nila ngayon, ngayong 2022. So sa mga may gusto ay punta na po kayo dito sa Blackstar Lubao, Pampanga. So alamin natin mga kapatid yung kanyang mga specs at kung ano yung meron sa motor na to. So ayan, kung makikita natin yung design niya dito mga kapatid sa kanyang head, no? Ayan, maganda siya, no? Ayan yung tatak ng Lucky Star dito. Tapos meron siyang park light. Ayan, makikita natin design niya dito na LED po yung ilaw niya. So kung naka-activate to, makikita natin mga kapatid na iilaw yan. Tapos dito may pagka-carbon finish naman yung design dito ng matte black
color na to dito. Tapos may datak din ng Lucky Star dito yan. Tapos yan yung decals niya. White and black. Tapos sa headlight, yan, makita natin. Halogen bulb pa po yung kanyang headlight, no? Pati yung signal light. Pero lagi ko namang sinasabi, yung mga design ng mga motor ngayon, maganda na rin kahit sabihin mong halogen lang. Pero pag tinignan mo sa malayo, parang LED na rin mga pati yung ilaw. And then pwede din nating palitan naman ng LED to sa aftermarket, mga kapatid, no? Ayan. Tapos, ayan, may tatak ng Lucky Star dito. Tapos yung design niya, aggressive yung design. Sporty din yung looks nito, mga kapatid, no? Lalo na dito sa fender niya. Maganda yung design. Tingnan natin. Ayan yung design na kanyang fender. Ayan, napaka aggressive, sporty yung design. Tapos naka disc brake na rin yung kanyang harapan. Ito yung kanyang disc brake. Maganda rin, mga kapatid, no? Tapos naka telescopic fork. Ayan, tapos ang caliper niya ay kulay black, no? Tapos hindi siya naka mags, naka spokes lang. And then tube type pa rin, mga kapatid, yung kanyang gulong, no? At ang size ng gulong dito sa harapan ay 250 by 17. Then dito naman, mga kapatid, sa kanyang panglikurang gulong, ang size naman ay 2.75 by 17, tube type din po. Tapos naka spokes wheel, and then drum brake po yung kanyang preno sa likod, no? Tapos ayan, may cover din yung kanyang chain drive. Yan yung kanyang design, no? Ganda rin, mga kapatid. Tapos naka dual shock. Tapos yung kanyang swing arms, maganda rin yung kulay na glossy gray, no? Maganda yung pagkaka paint dito ng Lucky Star, no? Pati dito sa pangilalim na makina niya dito, gray din, mga kapatid, yung kanyang kulay. Tapos may tatak ng Lucky Star yan dito, mga kapatid, no? Tapos yung kanyang shifting ay 4-speed po. Makikita natin dito. Ayan. Puro sa harap lang din. Tapos balik na po. Ayan. Tapos meron pa rin yung side stand, center stand. Tapos yung foot deck sa driver ay goma lang po, mo. Hindi siya napiflip, no? Pero dito sa angkas ay napiflip naman siya, no? Tapos maganda rin yung kanyang bracket dito, no? Ayan, nakikita natin, no? Tapos meron pang pagka carbon fiber din yung design dito, no? Ayan, no? Meron pa doong aerodynamics dito. Tapos yan yung design dito, nakita natin, no? Maganda rin. Yan yung nagpapa-aggressive sa looks nito. Tapos dito tayo sa kanyang panel. Ayan. Maganda na rin yung kanyang design dito sa kanyang panel, no? Ayan, makikita na rin dito yung kanyang gear shift. 1, 2, 3, 4. Tapos yung signal light, headlight, neutral. And then yung fuel gauge. And then syempre, yan dito na yung speedometer and then odometer niya. Tapos meron ding tatak ng Lucky Star yan dito. Maganda rin, mga kapatid, yung design. Then sa mga switch ay okay din, no? Ayan. High and low. Turn signal light. Then lucina. Then yung may choke pa rin. Tapos dito bukasan ng ilaw. Ayan. Tapos yung electric starter niya. Okay. Tapos the throttle niya. Okay din. No, malambot naman. Tapos yung preno sa harapan. So semi-automatic pala to, mga kapatid, no? Tapos dito yung kanyang susian ay maganda rin dahil meron siyang anti-theft. Ayan, makita natin to. Tapos meron siyang maliit na pocket dito, no? Sa center, no? Ayan, makikita natin. Malalim naman, pwedeng ilagay yung cellphone. Tapos dito, akala ko may USB port siya pero wala. Pero naka-ready to, mga kapatid. Kung gusto nyong i-install ng USB port, pwedeng-pwede po dito, mga kapatid. May nabibili naman po niya sa Shopee, no? Or Lazada. Yan. Then dito naman sa part na to, mga kapatid, sa kanyang preno.
or pedal makapatid sa tread sa likod. Yan. Ganda rin yung paint job dito. Yan. Kulay black. Glossy siya. Tapos dito meron siyang heat guard. Kasi maaring madikit yung ating pa dito, no? Tapos ito yung kanyang kickstart. Yan. Maliit lang din. Tapos meron pa pa dito mga patid na parang carbon fiber, no? Ayan. Yung mga design siya dyan. Kinagandahan dito. Tapos sa kanyang muffler, ayan, makikita natin. No? Yung design niya. Hindi naman siya over na nakaangat, no? Yung kung gusto natin na parang sporty ang dating. Pero ayos na rin ito mga kapatid, no? Dahil matte black na rin yung kanyang paint dito. And then meron siyang heat guard na parang stainless dito. Tapos may lock ng lock strap yan. Okay. Tapos dito sa upuan, yan okay din, no? Hindi siya kalambutan pero okay na rin mga kapatid, no? Hindi man siya matigas. Kumbaga nasa middle level siya ng kambot or tigas, no? So, sa grab bar niya, ito maganda mga kapatid, no? Goma siya, no? Pero may bakal sa loob. Ayan, no? Tapos makapit din siya sa kamay, no? Sa mga sa angkas. Ayan, okay na okay ito. Then dito sa kanyang taillight, ayan, halogen bulb pa po yung kanyang taillight and then yung signal light. Pero maganda yung design, no? Ayan, makikita naman natin mga kapatid, no? Ayan, lalo na sa personal pag nakita nyo. Tapos ito yung kanyang fender sa likod, yan. Kakaiba din, no? Ayan. Tapos meron ding ilaw yan dito para sa plate holder nyo. Ayan, no? Okay din yung fender dito, no? Hindi siya malutong, no? Makikita naman natin, no? Hindi siya agad-agad mababali kung sakali, no? Tapos kanyang compartment, ito yung kanyang compartment. Yan. Tapos sa plastic na ginamit sa upuan, okay din, matibay din siya, no? Tapos meron pa mga protection para sa tank, no? Dito wala lang siyang cover, ito na yung pinaka tank protector dyan. Tapos sa tank niya ay nasa 3.5 liters mga kapatid yung tank capacity nito. Tapos sa compartment niya, yan, dito rin makikita yung kanyang battery, so hindi pa naman nakalagay. Tapos yan, pwede naman nating lagyan ng ating personal na gamit, no? Mga papeles ng motor yun. So yan po mga kapatid yung Hook 110 ng Lucky Star. Bagong-bago po yan, fresh na fresh pa ngayong 2022 mga kapatid. Sa mga naghahanap na affordable na motor, ay pwedeng-pwede po sa inyo to mga kapatid, no? Yan, pang service pwede rin gamitin sa rider mga kapatid, no? Yan, 110 lang siya mga kapatid. Sisi ito pa po yung ibang kulay nila, no? Meron silang white, kulay black, and then kulay blue. Ano po.